Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, bakit naman hindi ka nag-subscribe? Hindi sibilisadong lugar ang tahanan ng tanyag na aswang na si Santina. Mag-isa ito sa kanyang kubo. Subalit ganoon pa man, dekada-kada na itong nahananahan ng halos hindi tumatanda. At kaya pa rin magtanim ng mga produktong gulay para dalhin sa bayan at ititinda pambili ng kakailanganin nito sa buong linggo. Tuwing araw ng linggo ay naglalako ito ng gulay sa bayan. Kapag maubos na ang tindang gulay ay nagmamadali na rin itong makauwi. Tatlong kabataan ang tambay sa ilalim ng malaking kahoy na silungan o pahingahan kapag napapagod na sa paglalakad. Doon ang mga ito nakasilong. Ngunit halatang si Lola Santina ang sinadyang abangan para kulimbatin ang dala nitong pera. Nagmakaawa pa ang matanda na huwag ubusin ang pera nito dahil walang ibang tutulong dito at wala itong kaanak sa lugar. Bukod doon ay sobrang tanda na nito. Pinagtawanan lang ng mga ito ang matanda, kinawawa at pinaglalaroan ng mga dalang pinamili na isda at bigas. Halatang nakahit-hit na ng mariwana at wala na ang mga ito sa katinuan. Kahit umiiyak na ang matanda ay pinagtatawanan pa rin ng mga ito ang matanda. Kaya nang hindi na nito matiis ay ipinakita na nito ang bangis at lakas na taglay nito. Nakiusap ako sa inyo. Subalit asal hayop kayo. Pes, galawang halimaw na rin ako. Galit na wika ng matanda. Nagulat na lamang ang tatlong kabataan nang biglang tumuwid ang tayo ng matanda. Ang dating kuban nitong likod ay diretso na. Nagbabaga ang mga mata at ang kanina ay parang walang ngipin itong bunganga ay may nakausling mga pangil. Tinubuan ng mahaba at makapal na balahibo ang buong katawan. Nangangamoy lumang langis at nagsitiyuan ang mga mapuputi at kulot nitong puting buhok. Nagbabaga ang mga mata, nanlilisi kaya nakapangingilabot. Ngayon niyo ipakita ang tapang niyo, ang babastos niyo, mga wala kayong modo. Sige, magtutuos tayo. Galit na sigaw ng matanda. Aswang ang matandang ito, wika ng isa. Humalakhak ang matanda. Labas maging ang kaluluwa, kakahalakhak nito. Iniangat ang mga kamay at naghahandang sumugod sa mga ito. Walang naisip ang mga ito kundi ang makahingi ng tulong at takasan ng matanda na sobrang mapanganib. Ngunit may sa dyablo ito kung gumalaw. May nakita ang mga bato at iyon ang gamit na depensa. Malaki kaya mabigat. Ngunit dahil sa takot ay tila kay gaan lang iyon na naitago sa matanda. Tanghaling tapat at hindi na mga ito inasahan na makasakupa ng aswang. Gayong may liwanag ng sikat ng araw. Tirik na tirik at sobrang sakit nito sa balat. Nang makakuha ng pagkakataon na makatagas ay nagsitakbuhan ang mga ito para makauwi. Sige lang. Dahil sinisigurado kong bukas, hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Sigaw ng matanda. Nang gabing ding iyon, inisa-isa ni Lola Santina ang tatlong kabataan na walang magandang asal. Hindi niya mga ito bibigyan ng pagkakataon na makapangbastos pa ng kagaya niyang matanda. Hindi ang mga ito titino kung hindi mabigyan ng leksyon. Ang tatlong kabataan na iyon ay hindi napalaki ng maayos ng mga magulang. Kaya kung hindi niya mga ito madispatcha, marami pang matatanda ang mabiktima ng mga ito. At kawawa ang mga walang kalaban-laban. Isa-isang pinuntahan ng matanda ang mga kabahayan ng mga ito. At hindi siya nagpakahirap pa na maglabas ng inerya. Sa pamamagitan ng bangungot, pinasok niya ang utak ng mga ito at doon nakipaglaban. Kaya tiyak malinis ang krimen na nagawa niya sa mga ito.
Nararapat lang din yan sa inyo. Mga walang modo, hindi na kayo dapat pang buhayin. Sambit ng matanda. Kinabukasan ay napabalita sa buong baryo na natagpuan na lang ang mga ito na wala ng buhay. Katulad na katulad pa lahat ang sanhi ng pagkamatay. Biglang sumagi sa isipan ng mga kaanak ng mga ito na totoo ang kwento ng mga bata. Nang hapong iyon bago ang mga ito namatay ay kwento ng mga bata sa kanilang ina ang tungkol sa pagiging aswang ni Lola Santina. Agad na sinugod ng mga taong bayan ang bahay ng matanda. Kahit na sa sulok at makipot na parte na ito ay binagtas pa rin ito ng karamihan. Ang iba ay para makiusyoso lang din. Matagal na ring bantog ang matanda sa lugar. Kaya titignan ng mga ito ang magagawa ng matanda sakaling sunugin na ito kasama sa munti nitong tahanan. Malayo pa lang ay nagsisigaw na ang mga ito, bit-bit ang sumisiklab na apoy. Anong gagawin niyo? Takot na tanong ng matandang si Lola Santina. Mabilis nitong binuksan ang bintana at sinilip ang mga taong nakapalikot sa buong paligid. Mamamatay ka ngayon, tanda. Sigaw ng isang ina na namatayan. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Buhay ko ito. Wala kayong karapatan na kumitil ng buhay ng may buhay. Sigaw ng matanda. Ibabalik lang din namin sa iyo ang ginawa mo sa aming anak. Hala, sunugin ang matandang yan. Sigaw ng isang lalaki. Tatay ng isa sa mga biktima. Walang magawa ang matanda kundi ang tumakas at bumulusok ng lipad pa itaas. Nagulat ang mga ito nang bigla siyang naging wakwak. Tumakas siya at nagpakalayo-layo. Malayong malayo sa baryong iyon na dekada-dekada na sana niyang naging tahanan. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagsimulang naging mailap ang matanda sa mga tao. Nilalayo na nito ang sarili sa mga katauhang nakapaligid. Galit na rin ang matanda sa mga kabataan. Sa tuwing may makikita itong kabataan, lalo na at isang maingay na magbabarkada, hindi ang mga iyon makakaligtas sa kanya. Tuwing kalagitnaan ng gabi ay namimili siya ng mga tumatambay sa labas ng kabayan. Ito ang magiging pagkain ng matanda at wala nang awa-awa pa sa buhay na kinuha nito. Ang mga biktima nito ang nagpapabata at nagbibigay ng lakas kahit matanda na. Kaya hindi pwede itigil para dire-diretso lang ang pagiging bata pa rin at malakas. Isang batang babaeng nakakuha ng atensyon ng matanda. Dati kapag may nakikita siyang kabataan, kahit babae ito ay hindi niya pinapalampas. Para sa matanda ay pare-pareho lang ang mga itong mga pasaway sa lipunan. Subalit ang batang ito, halatang pulubi. Dahil sa suot na gusot-gusot at naninilaw ng uniforme, kaya nakuha pa rin mag-abot ng kaperasong tinapay. Sa'yo ito, Lola. Wala ba kayong bahay, Lola? Tanong pa nito. Wala eh. Pero ayos lang ako dito sa lansangan. Ako pala si Lola Santina. Ako po si JJ. Naku, kawawa naman kayo, Lola. Maginaw dito. Magkakasikit kayo. Sama ka na lang po sa akin. Dalawa na lang kami ni Lola basing sa bahay. Umiiling si Lola Santina. Ayos lang siya na mag-isa sa lansangan. Ngunit hindi siya tinigilan ng bata. Simula noon ay lagi nang dumalalaw si JJ sa kanya sa lansangan. Hanggang sa naging dalaga at nagkatrabaho na si JJ. Hindi na nito tinigilan ng matanda hanggang sa mapapayag na ito. Patay na kasi ang lola ng bata. Kaya para naman may makakasama siyang muli ay nagpupumlit siyang dalhin si Lola Santina sa kanyang munting bahay. Ngunit sa diyang walang apoy na hindi nagbubuga ng usok. Unang araw pa lang ay nakita na si Lola Santina ng mga kapitbahay.
Lumipad ito mula sa bintana ng bahay. Nakalimutan yata nito na nasa syudad na ito at hindi na mag-isa ang bahay nito sa bundok. Aswang matandang sinagip mo, kaya palayasin mo iyan bago pa makapangbiktima ng maraming bata dito. Galit na wika ng isang kapitbahay. Huwag kayong ganyan sa matanda. Sinagip ko nga lang si Lola dahil kawawa sa lansangan. Gaganyan ninyo pa. Galit na ipinagtatanggol ni JJ ang matanda na tahimik lang sa kanyang likuran. Kaya nga sinagip mo lang, hindi mo kilala yan. Palayasin mo yan, JJ. Nagmatigas ang dalaga at hindi nakinig sa mga ito. Para kay JJ ay hindi makatawang ginawa ng mga itong pambibintang sa matanda. Dahil nagmatigas si JJ, sikretong plinano ng isang kapitbahay ang pagsunog sa kanyang bahay, kasama ang matanda sa loob. Alas 11 na ang labas niya minsan dahil salita ng kanyang schedule. Kaya iyon ang inabangan ng kanyang kapitbahay. Walang taka si Lola Santina dahil nilagyan ng bawang ang bintana at pintuan bago iyon sinunog. Pagdating niya sa bahay ay iyon na ang kanyang naabutan, ang naaabong bahay niya, at hindi iyon na isalba ng bombero. Nagwawala siya at walang tigil ang iyak dahil kahit sana na isalba lang si Lola Santina. Kinabukasan, binisita niya ang kanyang nasunog na bahay. Nagtaka siya ng mamata ng isang itim na bagay. Nasa ilalim iyon ang mga gamit ni Lola Santina na naubos ng nilamo ng apoy. Hinukay niya iyon at bumungad ang isang libretang itim. Binuksan niya ang libreta. Ngunit nang makita niyang may paparating ay agad niya iyong itinago. Ano yan, JJ? Tanong ng isang kapitbahay. Wala po. Alis na po ako. Paalam niya at diretso nang bumalik sa bahay ng kaibigan sa kabilang kanto. Doon muna siya nakitira hanggat wala pa siyang may nahanap na boarding house. Pagdating niya roon ay agad niyang binuksan ulit ang libreta at tila ba ay naintriga siya. Ngunit muli na naman siyang nakita ng kaibigang si Dolce. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nagtago pa. Ipinakita niya ito sa kaibigan. Nakita ko kasi ang isang gamit ni Lola Santina. Yung sabi ng mga kapitbahay ko na aswang. Nakapagtataka at hindi man lang ito natupok ng apoy. Sambit ni JJ. Nako, itapon mo na yan. Malamang iyan ang gamit niya para pag-aralan ang mahikang itim na gamit sa pang-aswang. Agap ng kanyang kaibigan. Oo, nito. Hindi naman ako maging aswang sa libreta lang, oy. Wika niya at pumasok na sa kwartong inilaan sa kanya. Patuloy niya iyong binubuklat nang may makapa siyang maliit na patigas na bagay sa likod. Nang silipin niya iyon ay napagtanto niyang may maliit na bulsa ito. Isang maliit na perlas iyon na kulay itim ng dugutin niya. Bigla siyang kinabahan at hindi niya maintindihan kung bakit. Nang sumunod na gabi, kalagitnaan ng tulog ng dalaga nang biglang nagpakita sa kanyang panaginip si Lola Santina. Sa iyo ang perlas, JJ. Magagamit mo ang mga bagay na iyon, lalo at mag-isa ka sa buhay. Maging ang libreta ay iyo din yan. Niyakap ko yung sadya para maprotektahan at mabigay sa iyo ng buo. Nagising siya at agad na tumayo para hanapin ang matanda. Pakiwaray kasi niya ay hindi iyon panaginip. Lola Santina, asan ka? Tawag niya, ngunit kinatok siya ng kaibigan sa labas ng pinto. JJ, ayos ka lang ba dyan? Tanong nito. Oo, pasensya na at nananaginip lang. Ganun ba? Sige, matulog ka na ulit. Utos nito. Sige, salamat Dolce.
Nang marinig niya ang hakbang nito, palayo ay kaagad siyang bumangon at binuksan ang ilaw. Hinanap agad niya ang perlas na itim sa maliit na supot na kanyang nilagyan. Wala na ito, hanggang sa mamataan niya ang bulto ng matanda sa kanyang harapan. Buhay ako, JJ. Hindi ako namatay. Dahil kaya kong idepensa ang aking sarili. Iniwanan ko lang yan sadya sa'yo. Dahil maraming hindi mabubuti sa mundong ito, JJ. Gamitin mo ang mga bagay na iyan. Hayaan mo na akong lalayo sa'yo. Masyadong delikado para sa akin ang lugar na ito. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Ang mga iyan ay pwedeng magamit sa kabutihan at pwede rin sa kasamaan. Kaya kung saan mo iyan gagamitin, siguraduhin mong walang masamang balik sa'yo, JJ. Mahabang bili ng matanda. Lola, hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako o ano. Naguguluhan ako nito. Lola, bakit ako? Hindi ba't sa kaanak mo dapat ito ipapamana? Wala na akong pamilya. Ikaw lang ang nakilala ko na kinilala akong pamilya. Kaya inilaan ko yan sa'yo. Kagaya ko ay mag-isa ka rin, JJ. Kaya ayaw kong apihin ka ng kung sino. Dahil doon ay nagpasalamat siya sa matanda. Nalilito siya kung magpapasalamat nga ba, o di kaya ay kamalasan lang iyon sa buhay niya. Alam niyang kapag tatalab na ang sumpa sa katauhan niya ay hindi na siya magiging normal na tao pa. May kapangyarihan nga siya. Nagtatago naman siyang huwag mahuli. Tsaka, kailangan pa niyang sumipsip ng sariwang dugo, kumain ng hilaw na karne. Lola, parang hindi ko naman kaya ang mga ganito. Ayaw kong kumain ng hilaw na karne. Reklamo niya. Pakiwari mo lang yan na nakakadiri. Ngunit, kapag nagising ng iyong halimo na katauhan, wala na ang pandidiri na yan. Kasi takam na takam ka ng matikman ang dugo at laman ng iyong nais mabiktima. Hindi na nga siya nagreklamo pa. Nang makita ni Lola Santina na tila nagliliwanag na rin siya ay nagpaalam na rin ito. At simula noon na hindi na ito nagpaparamdam pa sa kanya. At sa unang kabilugan ng buwan na hawak niya ang mutya, doon ramdam niya ang pagkabuhay ng nakatagong nilalang sa kanyang katauhan. Tama nga yata ang sinabi ng matanda. Kasi gutom na gutom siya at hindi pandidiri ang kanyang nadarama. Ang unang biktima niya ay ang biik ng kapitbahay. Malinamnam at manamis na mis ang dugo nito. Nakakaadik at nakakaahaw ni Tilibahay. Kulang iyon sa kanyang sikmura. Kaya naganap pa siya. Hanggang sa magsawa na siya at nagdesisyon ng umuwi. Dahil sa kanyang katauhan ay naging mailap siya sa tao. Ayaw niyang maingay ang paligid. Ayaw niyang may kausap. Gusto niyang lagi ay mapag-isa sa kwarto. Kaya naging introvert siya. Iyon na ang kapalaran niya, kaya iyayakapin na niya. Hanggang sa kamatayan ay iyon na ang magiging buhay niya sa mundo. Ang maging maalamat na aswang. At sana ay masipsip niya ang mga dugo ng mga chismosang kapitbahay at mga inggitero at inggitera. Yun lang naman. Sana maging totoo. Tibiro lang.